Coronavirus. Lumalaganap na sakit ay lubhang napakabagsik. Buhay ay kayang kitilin ng virus na kay hirap sugpuin. Hirap at masakit ang dala. Pangamba sa bawat pamilya. Banta sa ating kalusugan. Itong di makitang kalaban. Hiling ng bawat isa ay magwakas na. Masugpot, lumas, corona. Buhay ay muling payapa. Bawat isa ay muling maging malaya. Itong buti ng buhay, ng pagkain ng kanan.
Maharlika. Likad sa aking puso, hati kay ganda sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas na sinaman, walong natipo ng kalaman ng may kapal. Bigay sa aking talino sa mabuti lang laan sa magandang araw po! Nais ko pong ibahagi sa inyo ang paglikha ng Panginoon sa mundo. Nang nilikha ng Diyos ang mundo, madilim ito at wala pang laman. Wala pang nabuo na kahit ano dito. Pero ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng katubigan. Meron po akong ginuhit na larawan tungkol dito. Nilikha ng Diyos ang liwanag sa unang araw. Hiniwalay niya ang dilim at tinawag itong gabi. Sa ikalawang araw, ang ginawa ng Diyos ang langit. Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng tubig sa itaas, mula sa tubig sa ibaba. Sa ikatlong araw, hiniwalay niya ang tubig sa lupa. Lupa ang tinawag niya sa tuyong bahagi. Dagat. Dagat naman ang tinawag niya sa katubigan. Nilikha din niya ang mga puno at mga halaman. Sa ikaapat na araw, nilikha din niya ang araw, buwan at mga bituin. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga hayop na namubuhay sa tubig at mga hayop na lumilipad sa himpapawid. Sa ika-anim na araw, nilikha ng Diyos ang lahat ng uri ng hayop sa lupa. Nilikha rin ng Diyos ang tao na kalarawan niya. Anim na araw, nilikha ng Diyos ang daigdig. At sa ikapitong araw, siya ay namahinga. Simpleng Pamilya by Donight McCoy. Ito ang aking pamilya, namumuhay ng mapayapa at masaya. Ligaya ang hatid sa bawat isa, nagdadamayan sa oras ng problema. Ang aming ama, haligi ng tahanan, bigay niyang pagmamahal ay walang hangganan. Siya rin ang aming sinasandalan sa mga oras na kami ay nangangailangan. Siya ang ilaw ng tahanan sa aming paglaki. Kami kanyang ginabayan na minsan di kami pinapabayaan. O mahal na ina, paano kita susuklian?
Kami namang magkakapatid sa aming Amang Ina. Kasiyahan lagi aming hatid. Kaligayahan na halos di mapatid-patid dahil sa pagmamahal na alay ni Itay at sa pag-aaruga ng aming nanay. Pakiwali ko, di kami magkakahiwa-hiwalay at mabubuhay kami habang buhay. The purpose of eating is to nourish the body, and most people would rather benefit their body than hide it. Then what should you consider when you choose the food that you eat? For me, the food I choose should be well cooked and must be a healthy food for my body. But most of us are not experts on human nutrition. Because of that, I have a tip for you guys to make a better food choices. I hope you learned something new today. This is Rinha Chasi Tika Akol, Grade G student. Eat well, live well, be well. Thank you for watching!